Hi, magandang araw sa inyong lahat and I hope na sa maayos kayong lahat ng kalagayan sa panahon ngayon, ano? Especially yung mga nanonood sa atin na nasa loob ng NCR bubble. Pag sinabi mong NCR bubble, diba? Ito yung Metro Manila, yung mga karating probinsya, Laguna, Rizal, no? Bulacan, Cavite. So, yung mga lugar na to na nasa loob ng NCR plus bubble na tawag nila ay naka-ECQ. So, kasi nga mataas ang bilang ng COVID cases, no, ayon sa datos ng ating gobyerno. At any rate, mag-ingat lang tayong lahat and avoid as much as possible yung mass gathering. And always wear your face mask, face shield, alaala lang, no? And mag-alcohol lagi, no? Kung hindi maiwasang lumabas para kumuha ng mga essential goods. So, for this episode, ang ito, mixed topics, ano? Sa mga viewers natin, pag sinabi natin mixed topics, although sa thumbnail ng video or sa title nitong video, minsan nilalagay natin yung topic, halo-halo ito. Kasi answer to comments na itong ginagawa natin. Kaya ang sistema, don't expect na yun lang yung topic na pinag-uusapan dito. Ngayon, kung meron kang, kung interesado ka sa isang particular topic lang na sa tingin mo nandito sa video na to, pwede mo namang islide yung video, no? Para hanapin yung portion na yun na gusto mo. But if you have time, hindi ka naman nagmamadali, wala ka naman maraming gawin, eh, mas maganda panoorin mo ng buo kasi malay mo may matutunan ka. And i-share mo na rin sa mga kaibigan mo, no? Kamag-anak mo, kung tingin mo makatulong sa kanila, no? And at least marami ang makakaalam sa mga pinag-uusapan natin, no? Di ba? May nag-cheer pa sa akin. Kagandahan ng V8, eh, no? Pag pinindot mo, may nag-cheer. So at any rate, yun na nga, kung first time mo to mapanood ang aking channel, then I invite you to subscribe. Hit like, no? And press the notification bell so you get notified whenever I have new video. And of course, no, sa mga existing subscribers na nagko-comment, especially, no, share na lang ninyo yung videos. And again, paalala, ang ating channel ay hindi lang to naka-focus or intended sa mga particular sector, no? Hindi tayo pro-employee, hindi tayo pro-employer. Ang ano natin dito is yung batas. Ano ba yung sinasabi ng batas? Ano ba yung mga regulasyon tungkol sa pinag-uusapan nating paksa, no? Or subject matter. Kaya ito, hindi dapat na-identify yung channel na to to what particular sector or group lang. Kasi ang tayo dito, focus tayo sa learning, knowledge na ma-acquire natin kasi kung nakakaintindi ang both employer-employee sa batas, eh, we see na magkakaroon ng harmonious relationship. No? Kasi kung bawat isa sumunod sa batas, magiging mas maayos ang ating pagsasama. Okay. Alright, so ang topic natin, ang pinaka-highlight na topic natin ngayon, although mixed topics tayo, ay yung tanong na kailangan ba, pwede ba, yung tuloy-tuloy na pagtatrabaho ng mga empleyado. Ibig sabihin, walang breaks, walang meal time, etc. Pwede ba yon? Allowed ba yon sa batas? Yun ang sasagutin natin sa ating episode na to, no? So, pero bago tayo makarating doon, sagutin natin muna yung mga nakaunang mga nauna sa lineup, no? Especially yung mga subscribers natin, starting with yung comment from Novem Chris Paul, diba? Ang NBA ang kanyang pangalan, ano? So take note, ha, yung mga nagko-comment dito, ibig sabihin ito public ang ating discussion, so wala kayong confidential dito na sinasabi, ha. Yung may mga confidential, i-email niyo na lang sa akin. Okay, private chat niyo ako kasi mas hindi natin discuss in public 'yun, ibig sabihin. Nga lang, you have to wait for my availability para masagot ko yun kasi outside of making a video, gumagawa tayo ng mga pleadings, may mga kaso pa rin tayo, naghahanda tayo sa mga video conference hearings kasi ngayon ang mga hearing namin, may mga after nito sigurong lockdown, ECQ, eh
video conference, may mga notices na kami from court ng video conference hearings. So, yan ang mga pinagkakaabalahan natin. No? Other than consultations, may mga companies, may mga complainants na tayong hinahawakan, tinutulungan, no? Na may mga kaso sila. So, yun ang pinagkakaabalahan natin outside of this program. Okay, si Chris Paul. Sabi niya, attorney, new subscriber din po ako. Tanong ko lang po, tinanggal po ako sa trabaho na walang due process. Binigyan lang niya ako ng termination letter ng may kalahating buwan sa sahod plus yung length of service. Tama po ba yung ginawa nila? Kasi walang first at second notice na natanggap ko, diretso termination na. No? Ngayon, sa ating termination law, dalawa nga, sinasabi natin, ano, sa book 6 ng labor code, ang article 297, just cause, 298, authorized cause. Pag sinabi mong just cause, terminate ka dahil ikaw ay may kasalanan, nagnakaw, nagfalsify, nanakit ng employer, so on and so forth, marami yan. Basta ang bottom line, ikaw ang gumawa ng mali, may nagawa kang kasalanan, kaya ka na-terminate. Doon naman sa authorized cause, hindi mo kasalanan yun, na-terminate ka. Ang dahilan ng termination ay yung dahil sa mahirap na negosyo, no? Mayroong problema ang employer sa kanyang negosyo. Ngayon, kung maniniwala kayo o hindi sa kanyang nagiging problema, pero kadalasan ang problem niyan, mahinang benta, mahinang profitability, diba? May problema sa supplier, may isasaradong branch department closure, sobra sa posisyon na gumagawa ng isang trabaho, nag-i-install ng mga computerized devices na makakatikid sila sa labor, no? So, iba-iba ang pwedeng rason na may kinalaman sa kanilang negosyo, kaya nag-resort to authorized cause. Ngayon itong tanong niya, tinanggal daw siya sa trabaho na walang due process. Now, when you read through the comment, hindi malinaw kung paano siya tinanggal, anong ground, authorized cause ba o just cause. Now, assuming na hindi niya alam ang authorized cause or just cause, at least pasabi man lang kung anong dahilan, dahil na-retrench, kung may kasalanan siya, no, para at least malaman natin kung just cause or authorized cause. Pero walang sinasabi dito. Okay, ngayon kayo, pag nag-comment at terminate kayo, sabihin nyo kung terminate ng anong paraan. Dahil na-retrench, na-redundant, nagtitipid, o dahil kinasuhan kayo, AWOL, abandonment, yung mga ganun, no? May rason. Ilagay nyo rin para pag sinagot natin, tumpak yung sagot natin, or at least ma-address natin yung legal issue doon sa tanong mo. So nakatanggap doon siya ng termination letter, and kalahating buwan na sahod plus yung length of service. Kung tanong niya kung tama yung ginawa sa kanya. Considering na una niya sinabi na walang due process, ang tanong, huhulaan natin ngayon kung ano ang klaseng pagtanggal sa kanya. So, i-cover natin yung dalawang grounds, no? Dalawang basis, main basis ng termination sa labor code, yung articles 297 at 298. 297 mo tayo, yung just cause. Sa just cause, kapag tinanggal ang empleyado dyan, dahil siya ang may mali, nagnakaw, nagfalsify, nanakit ng employer, ang requirement ng due process dyan, two notice rule. No? First notice, yung sinasabi nating NTE or notice to explain. Pangalawang notice, yung notice of decision. Ano yung notice of decision? Ito yung either terminate ba or suspension ba ang hatol, no? Or acquitted. Yan ang second notice. Ngayon, merong twin requirement. Ang twin na yan, composed of NTE o yung notice to explain, saka yung hearing or conference. Sa termination, pag hindi ka idinaan sa ganong proseso, yan ay may violation ng due process. Okay? Take note, ang due process na va-violate yan, yung mga notice na klase ng due process lang or procedural in nature. No? So, ganyan ang due process na required sa just cause, kung may mali. Yung due process naman na required
kung hindi ko ang may mali, kung authorized ko sa pinag-uusapan natin, ay notice sa iyo na 30 days dapat ang effectivity at notice sa Department of Labor na 30 days din yung kaluget. Alright? So, halimbawa, niretrench ka. Dapat, nagkaroon ng notice of retrenchment sa'yo na natanggap mo 30 days before mag-take effect ang iyong retrenchment. At ang dole, dapat ma-report nila yan 30 days bago din mag-effect ang retrenchment. No? Ganyan ang requirement sa authorized cause. Ngayon, ito, sinasabi niya, wala daw due process. So, we assume na hindi siya nabigyan ng notice. Kinonfirm niya yun, sabi niya, wala siyang first and second notice na natanggap. Diretso termination na. Pero, ang sabi sa kanya, binigyan siya ng sahod na may kalahating buwan plus yung kanyang length of service. So, in my view, parang separation pay. Ngayon, nagkahalo-halo lang kasi sinasabi niya rin na wala siyang two-notice rule. Walang observance sa two-notice rule. So, parang just cause, kaya nagtakto yung kanyang tanong. Anyway, kaya natin ina-assume, gumagawa tayo ng napakaraming assumptions para ma-address yan. Okay, assuming na just cause at walang to-notice, observance of to-notice rule, meron yung violation of procedural due process yan. Okay? Ngayon, yung pagdating naman doon sa sahod na kalahating buwan, ang kalahating buwan, kung ikaw ay na-retrenched, pinaka-minimum mo na matanggap isang buwan na katumbas ng iyong sahod. No? Kung more than, halimbawa, kung halimbawa ang service mo pagka-retrenchment ay more than 2 years naman, 1.5 month per year of service. No? Ngayon, dito sa tanong niya, binigyan din siya ng length of service. So, retrenchment, no? Kasi halimbawa, naka 10 years ka, yun ang length of service mo. Sabi niya, binigyan siya ng length of service. So, parang binigyan siya ng separation pay. At kinumpute yan, X amount per month, X amount of monthly salary multiplied by the number of years of service. So, parang X amount times number of years of service. So, parang separation pay. So, at any rate, the whole point here, hindi siya nabigyan daw ng due process, procedural, notice, yun ang inaano niya, which is true. Kasi sa lahat ng pagkakataon ng pagtanggal ng isang empleyado, dapat may notice siya. Right? Pagdating sa mga just cause, hindi kailangan 30 days before. Sometimes effective immediately ang decision to terminate. Pero meron kayo dapat notice to explain para makapagpaliwanag kayo sa ikinakaso sa inyo sa loob ng opisina. Pagdating naman sa mga authorized cause, 30 days before, kasi that will give you time na maghanap ng trabaho, mag-apply, saka syempre turnover period. No? Yun ang ano, notice. No? In both cases, may notice. Magkaiba nga lang ng period. Yun nga lang, hindi natin ito masagot kung anong period ba talaga ang dapat binigay sa kanya kasi hindi niya naman sinabi kung anong klaseng termination ang ginawa sa kanya. Just cause ba or authorized? Alright, next, move tayo. Pwede po ba mag-PM sa inyo, sir? May mga itatanong lang po akong importante. Mag-email ka na lang, no? Yung sa ating subscriber na to. Email mo na lang ako. Nga lang, medyo mabagal ang ano ngayon, ang net natin. At marami tayong naka-line up ng mga binabasa. So, it may take a while, no? Bago ako makapag-respond sa inyo sa email. Okay, ito naman. Next, sir, paano yung ganito sa akin? Nagreklamo ako sa DOLE dahil sa underrate at walang overtime. No? No 13th month pay. Okay, kung nagreklamo ka sa DOLE dahil below minimum, no? Pag sinabing underrate, ang basa ko dyan, below minimum, at walang overtime, no 13th month pay, may violation nga yan. No? Kasi ang 13th month pay natin dapat binibigay yan based on the total basic salary earned during the calendar year, not later than December 24 of every year, no? Then binibigay ang 13th month pay. Mandatory yan sa batas. May mga sa certain exceptions, gaya ng takyawan ang trabaho mo, no? Mga hindi kasali yun. Ngayon, kung overtime,
na overtime pay, pagdating sa overtime pay, make sure na may proof ka nag-overtime work ka. Kasi mga employer, hindi yan liable to pay overtime pay na walang proof of overtime work. Okay? Next. Sir, ask ko lang po, 1 month na po ako kami tinanggal sa duty dahil nalaman ng agency namin na nagpatulfo po kami. Mahigit 3 years po ang pagtatrabaho ko sa aking agency. Sabi ng OM namin, pagkaintindi ko sa sinasabi niyang OM, operations manager, no? Nagpalit na po ng bagong agency ang kliyente. Pwede pa ba kami mag-file ng separation pay? Ganito kasi, no, kung 1 month pa lang, may under obligation naman, ano, ang agency, nahanapan kayo ng mapagpustihang bago, no? So, bago kayo makapag-claim ng resignation, bago kayo makapag-claim ng separation pay, no? So, kung tinanggal kayo, no? Sabi ko nga, tinanggal kayo na hindi nyo kasalanan dahil nalaman nagpatulfo kayo. So, well, they have the duty to reassign you kapag natanggal kayo dyan sa agency, natanggal kayo dyan sa client nila ang hindi naman ninyo kasalanan. No? And then, sabi mo, pwede mag-file ng separation pay. Kung tinanggal ka, hindi ang i-file mo, illegal dismissal, no? Ngayon, kung claim for separation pay, ang gagawin mo under DO-174, yung mga gwardiya kasi nasa DO-174 ito, mag-antay muna kayo ng 3 months na deployment, ano? Ngayon, bakit nahalo yung file na separation pay at file na illegal dismissal? Kasi doon sa illegal dismissal, kaya natin nasabi, dahil binanggit mo dito sa comment mo, na tinanggal kayo sa duty dahil nagpatulfo kayo. So parang illegal dismissal ang dating. Okay? Yun nga lang, may dapat na ebidensya kayo dyan. No? Dahil kung ikaw ang nagpa-file ng kaso na illegal dismissal, dapat may proof ka ng iyong dismissal. Ano? At kung sinasabi mo yun ng rason, nagpatulfo kayo, may proof na kayo na dahil doon sa pagpapatulfo ninyo, kaya kayo tinanggal sa trabaho. Kasi kung wala, hindi naman pakikinggan yung ganong akusasyon. Ano? Dahil, again, based on evidence ang mga nag-husta dyan sa ating labor case. Okay? So, antay muna kayo ng 3 months. Sa tingin ninyo, tinanggal kayo dahil sa nagpalit na ng agency at hindi nyo kasalanan yon. Ngayon, kung sa tingin naman ninyo tinanggal kayo dahil sa patulfo kayo at yun na ang inyong may patunay kayo doon, illegal dismissal, no? Kung hindi naman yon talaga, hindi nyo mapatunayan, ang claim na lang ninyo, separation pay. Mag-file kayo ng payment of separation pay. So, hingi kayo ng tulong sa Department of Labor. Okay, sagutin natin yung tanong, no? Na sabi niya, tuloy-tuloy silang pinagtatrabaho. Nag-shift na yung unit ko, hindi ko na makita yung question na yun. Bale, ang tanong niya, ito. Good day po, attorney. Subscriber po ako. Okay, salamat rin, Jem, sa pag-subscribe mo. No? Tanong ko lang po, nasa BPO po ako, nagtatrabaho, pero wala po kaming scheduled breaks. Minsan umaabot ng 5 hours, wala pang breaks or lunch. Ano po ba ang tamang tawag sa reklamo ko pag nag-file ako sa DOLE? Malaki ba ang chance ko para manalo? Okay, puntahan muna natin yung discuss muna natin yung batas tungkol sa lunch break, no? Sa ating labor code under hours of work, articles 83 to 85, no? Nakalagay diyan na yung mga empleyado natin dapat merong ano yan, bigyan ng rest period, no? So sa implementing rules and regulations ng ating labor code sa book 3,
ako nandun, na kung saan nandun yun na mababasa yung ating bill period, nakalagay dyan na ang mga empleyado ay dapat bigyan ng 1 hour time off, no, sa kanilang pagtatrabaho, no. Ngayon, ang 1 hour na yon hindi bayad yon, non-compensable. So dahil hindi ka naman bayad, lahat pwede mong gawin na hindi naman illegal during the 1 hour period. So, pwede kang magkape-kape, pwede kang mag-chess, mag anong libangan gusto, magpasa ka ng pocketbook, matulog ka, it's up to you during the 1 hour lunch break. Ang tanong, may karapatan ba ang employer na paeksiin sa 1 hour yung iyong break? Ang sagot dyan, yes. May mga pagkakataon na halimbawa urgent yung trabaho, requirements sa trabaho, basta hindi lang yung non-manual, basta hindi lang yung mga manual work, no? Kasi yung mga manual work, ayan ang mason ka, eh sobrang pataya na yon pagka talagang wala kain-kain, kasi alam naman natin pagka manual work, eh napaka demanding sa ating physical laktawan, no? Okay, so non-manual work, pwedeng i-shorten ang lunch break from 1 hour, but in occasion it be 20 minutes. Ngayon, pag sinorten, no, ng employer, yung lunch break, dapat bayad yun. Halimbawa, sinorten to 30 minutes. No? Yung 30 minutes na yun, dapat bayad. Okay? Pero hindi pwedeng totally walang lunch break. Alright? So, ang sagot natin doon sa tanong ng ating subscriber na straight daw sila, 5 hours, walang break, yan ay may paglabag na, no, sa batas. Kasi at the very least, meron dapat lunch break yan na no less than 20 minutes. Diba? So, kaing sundalo yan. Diba? So, wala nang nguya-nguya siguro yan, 20 minutes ang kakain. Ano? Kasi nagmamadali kayo dahil merong urgent na gagawin. So, kung nakita ninyo yung mga videos tungkol sa mga PMA mayor, na kumakain, di ba, yung mga kadete, eh, napakabilis. So, ganun siguro ang in-expect na kain dyan pagka 20 minutes, no? 20 minutes. So, ganun kagaling ang mga kadete dyan sa PMA. But at any rate, hindi pwedeng totally walang lunch break. So, yan ang sagot natin sa tanong ninyo, which is our highlight question dito sa ating video or episode. Next question, sabi niya, Attorney, good day po. Ask ko po sana kung may kaso po ba ang bullying sa work. Kasi pakiramdam ko, binubully ako ng supervisor ko o para pong lagi niya akong pinag-iinitan. Saka dahil po sa pagsunod sa health screening na protocol ng company, nagka-problema po ako sa pasok, bilang dami po ng absent ko at sinisilip din po nila ngayon. Yun, salamat po sa pagsagot. Okay. Una, bullying sa trabaho. Bawal naman talaga ang bullying, ano? Especially yung mga cyberbullying na yan dahil may batas na tayo na pinagbabawal yan. Yun nga lang, syempre, dahil kung ikaw ang nagre-reklamo, ang burden of proof ay nasa iyo. Ibig sabihin, sa iyo ang responsibilidad na patunayan mo ang iyong akusasyon. Diba? Kasi he who alleges must submit proof or provide proof. Diba? Kung ikaw ang nag-aakusa, ikaw ang magpakita ng ebidensya. Alright? Kung tingin mong binubuli ka, ano ang proof mo na binubuli ka? Hindi pwedeng pakiramdam mo lang, hindi pwedeng palagay mo lang, hindi pwedeng opinion mo lang. Dahil sa kaso, kung lahat yan nakabase sa opinion, eh, lahat ng mga tao dyan mananalo sa pagandahan na lang ng opinion, no? Hindi sa base sa bigat ng ebidensya. Bakit kailangan ng ebidensya? Kasi ang ebidensya nakakatulong sa pagpapakita ng kung ano yung totoong nangyari. No? Dahil again, ang mga humuhusga sa labor ay hindi naman yan mga Diyos, di ba? Hindi naman yan mga Diyos. Kaya kailangan niya ng concrete evidence para maging basihan ng kanilang decision.
Okay? So kung sinasabing binubuli, magpakita tayo ng evidence ng pambubuli. Kung meron kang print screen ng mga chat na binubuli ka, pakita mo yun. Kung meron kang incidents, sasabihin mo rin yun. Kung halimbawa, hindi mo naintindihan kung binubuli ka ba o hindi, pero nararamdaman mo lang, sumulat ka. Ang pakiramdam ko po ganito, no? May mali dun sa ginawa, ganyan-ganyan, isulat mo. Para at least na document mo yung mga pangyayari at later on, yun ang nagiging ebidensya mo na meron ka nararamdaman, meron ka nakikita or na-experience sa pambubuli sa loob ng kumpanya. Kasi again, sa pakikipagkaso, hindi pwedeng puro laway lang yan. Dahil kung pagalingan lang sa laway, eh, ang magaling maglaway, yun ang mananalo. So, yan ang iniiwasan natin. Kaya evidence-based lagi tayo pagdating sa mga kaso. Okay? Ngayon, hindi ko maintindihan actually yung parte ng tanong mo na sinasabi mo na dahil sa pagsunod mo sa screening health screening protocol, nagkaroon ng problema sa pagpasok. Biglang dami ng absences mo at sinilip din nila ngayon yun. So medyo vague sa akin. Ano? Kasi pag sinabi mong health screening protocol, ngayong may COVID, ang naintindihan natin dyan, yung temp scan, di ba? So paano ka nagkaroon ng problema sa pag-absent kung tinitemp scan ka lang naman? Okay? Ngayon, isa sa mga health COVID protocol dyan, yung pag-foot bath, no? Yung tatapak ka doon sa foot bath mat bago ka pumasok sa loob ng opisina. So I can't visualize, no, paano magkaroon ng effect yan sa iyong absences, no? Eh tatapak ka lang naman doon sa mat. Pangalawa, yung hand washing, no? O kaya yung health declaration form, hindi ko ma-visualize kung in what areas of those COVID health protocol magkakaroon ng effect sa pag-absent mo. Okay, assuming na lahat ng prosesong yung dadaanan mo that requires you to spend like mga 15 to 20 minutes dahil may mga health declaration, assuming lang na hindi naman every time kasi yan na mag-health declaration ka sa experience ko sa loob ng opisina, no? Pero assuming na may ganun nga, 15 to 20 minutes, eh, ang proseso, hindi, agahan mo ang pasok mo. Okay? Kung dati, ang pasok mo halimbawa ay 8:30, eh, at 8:15 na sa office ka na para may allowance ka para doon sa ano, para hindi ka ma-late. Yun naman ang ibig kong sabihin. No? Although, ako, assumption ko lang yun para masagot ng tong tanong mo in a very limited space for you to ask that question and limited type of question na binato mo, yun lang yung masasagot natin. So, if you have follow-up question or clarification, just comment down below. Next, sir, paano po ang mga employee na commission basis yung sweldo? Tulad ko, masahista, kapag walang masahe, walang sweldo, may separation pay ba kami? Okay, kung ikaw ay empleyado, no, mga masahista, ang ano kasi natin dyan, pinaka-basis, employer-employee relationship. Assuming na ikaw ay empleyado, ikaw ay masahista, wala namang masama kung ang inyong usapan sa pagbayad ng sahod mo ay commission basis. No problem with that, no? Ang tanong, kung yung mga ganyang klaseng work arrangement ba entitled sa separation pay, no? To answer your question, pagdating sa separation pay, pinakatumbok nating article dyan, yung Article 298 ng Labor Code for Authorized Cost. Yan kasi ang provision na nagsasaad tungkol doon sa separation pay. Pag binasa mo yung Labor Code under that article, hindi mo agad makikita kung ano yung sinasabi tungkol sa separation pay. O sino ba yung covered dyan. So, kailangan pong pumunta sa implementing rules and regulations na inilabas ng Department of Labor tungkol dyan. So, kung pupunta tayo doon sa implementing rules and regulations ng labor, ng Department of Labor sa Book 6 ng Labor Code, ano ba ang sinasabi doon sa separation pay? Sa pinakaunang seksyon ng implementing rules and regulations ng Labor Code, nakalagay dyan kung sino yung mga covered na kumpanya. Okay? Kung sino ang mga covered na kumpanya. So right off the bat, kung makikita mo, ang coverage niyan, eh, it shall apply to all establishments or undertaking, you know, whether for profit or not. So, ang ibig sabihin, applicable
sa lahat ng establishments, lahat ng employer. Okay, for profit yan, religious, non-religious, mga ganyan. Applicable yan. Okay? So, it doesn't say na yung coverage niyan ay sa mga empleyado lang na ang kanilang sahod ay buwanan or twice a month, no? At hindi sakop diyan yung mga commission basis, wala nakalagay sa batas, wala nakalagay sa IRR. Basta sinabi lang generally shall apply to all establishments, no? Or undertakings were there for profit or not. So covered kayo kung yan ang ating pagbabasihan, no? Covered ang mga gaya ninyo sa separation pay. Alright, next. Hi, attorney. May tax refund din po ba sa Saudi? Okay, sa mga kababayan natin dyan sa labas ng bansa, mga OFW na nanonood sa atin or nagsasubscribe sa atin, nakasubscribe sa atin, magandang araw sa inyong lahat. I don't know kung anong oras ninyo napapanood dyan, ano? Pero yeah, salamat sa mga nag-subscribe sa abroad, no? May mga nagtatanong din sa atin dyan ng mga seafarer, mga seaman, di ba? Kung kailan ka nagdumating dito, medical, disability claim, pwede mong itanong dito kasi marami sa inyo dyan may mga ganong problema, no? Pwede natin pag-usapan din dito. Ilagay nyo sa comment para madiscuss natin. Yung mga union ninyo, di ba? May mga union kasi sa ITF, halimbawa, dyan sa labas ng bansa, no? Marami yan. Amosop. Amosop ang tawag nila doon. So, may mga ganun tayong kaso kasing na-handle. Ano? So, pwede kayo mag-comment dito para masagot natin yan. Kung tax refund sa Saudi, no? Kasi ang tax refund, yan ay nanggagaling sa premise na mayroong kinalta sa'yo at yung kinalta sa'yo na winidhold sa'yo, pagdating ng final computation, eh sobra, idalalabasan. Kaya may dapat ibalik sa'yo. Una, ang tanong, may kinakaltas pa sa'yo. So, ang sagot, sino ba ang kinakaltasan ng ayon sa batas? Ang mga OFW ba natin ay kinakaltasan ayon sa batas? Alright, sa ating kasing batas, no, ang mga OFW natin, non-taxable yan. Okay? Wala silang binabayarang buwis. No? So, kung wala kang binabayarang buwis, walang rason para i-refund sa'yo kasi wala namang ibinawa sa'yo ano ang i-refund. Kasi walang sobra. Kung walang sobra kasi wala namang ipinalta sa'yo. Diba? Ngayon, hindi lang natin alam kung ano ang batas nyo dyan sa, ang batas nila dyan sa Saudi Arabia. No? Dahil dito sa Pilipinas, obviously, hindi ka tinatax dahil OFW ka. Kung dyan sa Saudi, meron silang batas na kinaltasan ka ng para sa tax, sa sahod mo, ang dapat alamin dyan, kung under the Saudi law, excuse me, meron bang refund sila sa mga ganyan, kung withholding? Parang sa Pilipinas, halimbawa, kung ordinaryong empleyado ka dito, sumasahod ka January, February, March, April hanggang December. So buwan-buwan, every time na sumasahod ka, pinakaltasan ka in the form of withholding. Ngayon, at the end of the year, sinusuma lahat ng mga kinalta sa'yo para alamin kung yung tax liability mo at the end of the year ay sobra ba o hindi doon sa total na kinalta sa'yo. Kapag sobra, ibabalik sa'yo yun in the form of tax refund. Kapag kulang, may deficiency ka, ibabawas sa huling sahod mo for that year. Kung may ganong sistema sila sa Saudi, then yeah, you are entitled to tax refund kung sumobra nga. Pero hindi ang Philippine government ang may obligasyon sa'yo, kundi ang Saudi government. Dahil sasabihin na naman sila ng BIR, wala na makikinalta sa'yo dito sa Pilipinas. So, anong dapat iba i-refund sa'yo? Wala. Diba? Okay, next. Hi, attorney. May tanong lang po ako. Yung father ko, siya nag-resign sa work niya dahil nagkasakit siya ng 2019 at natapos gamutan Feb 2020. Tapos din siya pumasok kasi humiling siya. Nabigyan na lang siya puhunan para sa bahay na lang siya. Magtinda, sales agent po ang tatay ko. Ang nangyari, ay di na siya kinausap hanggang sa di na lang siya pumasok till this year. Ang tanong, may makukuha pa ba ang tatay ko? 32 years siya since 2019 po.
Sana masagot niyo po. Ah, okay. May email siya. Okay. Nag-resign ang father mo sa work dahil nagkasakit siya ng 2019. So, sa record ng employer, ang separation ng tatay mo ay resignation. Okay? Although may sakit siya, na-record nila yan na, nag-resign yung father mo. Hindi dahil natanggal. Hindi natanggal dahil siya ay may sakit. So, ngayon, humihingi siya ng separation pay. Okay? Kaya ako nasabi separation pay kasi sinabi mo dito, humihiling siya na bigyan na lang siya ng puhunan para sa bahay na lang siya magtinda dahil sales agent. So, ang basa ko dyan, humihingi siya ng separation pay. Ngayon, sabi natin, ang separation pay under Article 28 ng Labor Code, applicable lang yan sa mga na-retrenched, redundant, na terminate due to installation of labor-saving device, due to closure, blah, blah, blah. Kung nag-resign ka, hindi ka entitled dyan. Ang problema sa father mo, na umalis siya sa trabaho dahil nag-resign siya. So, walang separation pay. Madaling tanggihan ng employer yan kung ayaw nilang magbigay. Pero kung may puso yung employer, siguro, na-consider na 32 years in service. Kung nanonood yung employer mo, yung HR nila, maging considerate na lang tayo. No? 32 years yung nag-servisyo, baka pwede niyong bigyan ng financial assistance man lang. We're not anymore saying na separation pay kasi nag-resign naman talaga yan. Pero sa 32 years niya sa trabaho, baka entitled yan sa financial assistance. Bilang tulong na lang din sa kanyang diba, loyal service for 32 years, baka naman. No? Yun, na-technical lang yung tao kasi instead na ma-terminate siya for illness, nag-resign siya. Siguro hindi niyo naintindihan yung batas. No? Kaya kasi kapag natanggal ka dahil nagkasakit ka at hindi ka nagagaling, ayon sa pag-aaral ng doktor, certification, dapat bayaran ka ng separation pay na 1.5 month per year of service sa IRR ng Article 298 and 299 ng Labor Code. Okay? So, yun. So, bale, nag-resign, walang separation pay. We're hoping na maging considerate yung employer dito at bigyan siya ng separation pay or ng financial assistance. Okay, next. Hi, good day, attorney. Binanggit niyo yung pangalan niya. An SSS member with 43 contributions posted. I got terminated from my work just this year due to failed training. Nagtagal lang yung training for 3 months. I wasn't able to pass my score card or performance for me to be regularized. The company decided to cut our employment and I'm having hard time now to apply for a job because of the pandemic. I have no violations to the company and I'm cleared. In this case, am I eligible for the SSS unemployment benefit? Or pasok ba ito sa gross and habitual neglect of duty? Ito kasi, kung failed training, may problema yan sa SSS kasi yung ating batas on unemployment benefit, applicable yan sa mga involuntary, di ba? Involuntary separation, ano? Ibig sabihin, hindi dahil sa'yo. Kaya natanggal. Parang authorized cause, no? Hindi dahil sa'yo. Kaya siya involuntary. Ngayon, kung natanggal ka dahil sa kasalanan mo under just cause, lumalabas, hindi siya involuntary. Meron kang contribution kung bakit ka natanggal. May nagawa kang mali, kaya ka na napasuhan. Kaya ka na naging resulta sa iyong pagkatanggal. So, hindi siya makukover ng SSS unemployment benefit, right? Ngayon, sa case na to, dahil training, nirate kayo at nagkaroon ng low rating na nagresulta sa failure, then unfortunately, lumalabas na parang papasok siya as just cause, ano? Gross and habitual neglect of duty. So, parang madidisqualify yan sa
madidisqualify sa unemployment benefit. Pero in my view, wala namang masama kung applyan mo, di ba? Kung applyan mo yun sa kumpanya, yun nga lang, baka mag-file ka rin ng illegal dismissal. Kung mag-decide ka kasi to file illegal dismissal, baka magka-conflict sa iyong application. So check your options. Check your options. Kasi ang ating SSS law on unemployment benefit, I have to repeat, that applies to a reason na hindi mo kasalanan. Pero kung may kasalanan ka, hindi ka masasakop ng unemployment benefit. Okay, if you have clarification to sa question mo, just comment the clarification in the comment box below. Okay, next. Kundi po, attorney, ako ay isang empleyado ng isang religious ministry. Sa mga ano to, religious ministry, no? Applicable ba ang labor code sa mga religious ministry? Of course, kasi ang sabi ng labor code, applicable yan sa whether profit or non-profit or organization. Okay? Kasi yan naman, may employer-employee relationship pa rin kahit religious ministry. Ang religious ministry, kadalasan they are organized as non-profit, no? Non-profit organization. So, empleyado daw siya ng isang religious ministry bilang office staff secretary for about 30 years. Matagal na, grabe. At graduate po ako ng 4-year course. Nag-start ako sa trabaho noong 1990 up to March 2020. Straight po yan, walang putol, nag-umpisa yung salary ko na 10,000 per month. No? Noon pang September 2009 hanggang sa March 2020, walang increase. At taong 2015 lang din sila nagsimula magbigay ng 13th month pay. Noong October 2000, lang din sila nag-umpisa mag-remit sa akin ng SSS. From April 2020 to 2021, ay wala na silang remittance sapagkat nasa floating status na ako. Isang taon na kasi lockdown pa rin. At sabi ng employer ko, hindi pa ako pwedeng bumalik sa trabaho dahil wala pa silang pangpasahod sa akin kasi nahinto ang ministry. Wala pang income. At sabi niya sa akin na ite-text na lang daw niya ako kapag bumalik na sa normal ang lahat at kapag wala ng lockdown. Pero ang tanong, hanggang kailan ta kaya tayo makabalik sa normal? Paano po ang kabuhayan ko? May 2 akong anak, may 2 akong anak na papaaralin pa at ako'y isang widow. At mag 56 years old na ako by November. Anong gagawin ko, attorney? Tama bang hihingi na lang ako ng separation pay sa employer ko at yung mga tao na hindi sila nag-remit ng contribution sa aking SSS, Pag-ibig at PhilHealth, pati na yung mga tao na hindi nila ako binigyan ng 13th month pay, ay pwede ko po bang idagdag sa claims ko? Okay? So, she's from Cebu. Sabi niya, sana mabigyan po ng kasagutan ng mga katanungan ko. si Miss Thelma, no? Ang ano natin kasi dyan, kung ikaw ay nalagay sa floating status, ang rule natin sa floating status, dapat 6 months lang yan, Article 301 ng Labor Code. Ngayon, pwedeng naglabas ng regulasyon ng Department of Labor na pwedeng i-extend ang 6 months. Basta manotify ang DOLE about that. And you also, being on floating status. Assuming na notify ka, sabi mo hanggang April 2021, naka 1 year na, di 2-6 months na. Kung wala kang any other notice of extension, ibig sabihin, dapat na ibalik ka na sa trabaho kung hindi naman nagkaroon ng closure yung ministry. Ngayon, kung nang hindi ka na ibalik, ibig sabihin, magtutuloy-tuloy pang mag-operate yung ministry, pero dapat may sahod ka na. Okay? Ngayon, kung hindi ka sasahuran, ibig sabihin, hindi na magtutuloy ang ministry, so in that case, dapat bayaran ka ng separation pay. In short, kung wala kang natanggap na notice of extension from
Diba? April, May, June, July, August, September, October. Okay? By the end of October, considered terminated ka na, constructive dismissal na yon. May right ka na to demand separation pay and mag-file ng illegal dismissal case. Assuming na may natanggap kang extension, say for 6 months, for another until April, at nag-expire na rin yun, pwede ka na rin mag-file ng kaso dahil na-constructive dismissal ka rin. No? Kasi nag-expire na ang extension period ng iyong floating status. Okay? Punta tayo doon sa SSS. No? Ang SSS, due yan, the moment na meron kang employer-employee relationship. At ang contribution, simulang i-remit after 1 month in service. So, dapat, nung first year mo pa lang, meron ng contribution sa SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Yan, mandatory yan. Criminal case kapag hindi nag-comply sa batas ang employer. Okay? Ngayon, pagdating naman doon sa 13th month, ganun din. Ha? Ang 13th month, nagiging due yan sa mga empleyado the moment na sila ay maka at least 1 month in service. So, ang tanong, pwede mo bang i-claim? Yes. Kung magpa-file ka ng kaso, halimbawa, humingi ka ng assistance sa DOLE, isama mo yun, nabigyan ka ng separation pay, bayaran ka ng 13th month pay mo, but don't hope na buong 13th month for the last, for the past 20 years, ha, kasi nag-prescribe yung money claims ng 3 years. No? Tapos, yung SSS PhilHealth Pag-ibig mo, sabihin naman ng Department of Labor dyan, sa NLRC, hindi namin sakop yung SSS PhilHealth Pag-ibig dahil wala kaming jurisdiction dyan. Pero isasama nila yan for purposes of conciliation. Baka mapag-usapan na lang din naman bakit pa nila ibabato sa SSS. At the end of the day, pag nagkasundo kayo, malay mo. Ngayon, kung hindi talaga dyan magkasundo, idulog mo sa SSS PhilHealth Pag-ibig yung ganyan. Reklamo mo, kahit sulat lang muna ngayon, ha? Email mo lang, may mga email account na mga yan. Ilodge mo yung complaint mo doon, ilagay mo yung ID number mo, SSS ID number, etc. No? Para alam nila may employer-employee relationship na kayo. No? So in this difficult time, hindi natin ini-encourage yung mga away-away sa labor, mga labor dispute, mga kaso-kaso. Pero hindi rin natin ini-encourage yung pang-abuso sa karapatan ng mga empleyado. No? So kung ano lang yung tama. No? Ngayon, kung ang mga empleyado forced against the wall na magdebanda talaga, eh, pasensyahan na lang yan sa mga employer na hindi kasi sumusunod sa batas. Okay? So we hope yung mga employer also nakikinig sa atin para ma-enlighten din tayo kasi minsan ito, it's a matter of knowledge, no? Information lang. At yan ang ating goal dito na ma-spread ang tamang information base sa anong nalalaman natin, sa anong abot na makakaya natin, ma-share natin sa inyo para naman magkaroon tayo ng harmonious relationship sa loob ng kumpanya or industrial harmony. Alright, so I think I have to pause yung pagsagot muna sa mga tanong at this point kasi mahaba na rin yung ating oras na na-consume. And yeah, thank you for watching yung mga videos. Please continue to patronize, share, no, para kumalat yung ating information. Mag-like ng mga videos. Marami na tayong videos sa mga 80 plus na yata, no. So you go over yung ibang mga tanong ninyo, nandun yung sagot sa mga videos na yon. Panoorin na lang din ninyo, no. Again, just to remind you, yung ating mga comments dito, papapublic yan. Ano, if you want any discussion with me on confidential matters, i-message nyo sa akin o i-email nyo confidential. Sabihin nyo rin dito sa comment na confidential para hindi ko ma-discuss. Ano? So with that, maraming salamat. Stay safe. I wish you safety and good health to you and your family. And mag-ingat tayo at magdasal dahil lahat ng bagay na ito malalampasan din natin. So with that, thank you and God bless sa inyong lahat. See you in my next video.